Mga kababayan, politics is a matter that I have not discussed with former President Rodrigo Duterte, nor have I discussed my positions on national issues with President Ferdinand Marcos Jr. On separate occasions, the President and the former President similarly expressed concerns over my well-being. I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as Vice President and the Secretary of the Department of Education. Naku po! Diyan pa lang, kitang-kita mo ng matika si Madam. Sabi niya, una-una linawin natin, I never discuss, sabi niya, any issues with PRRD and with PBBM. Hindi siya nagdi-discuss. Ibig sabihin, hindi ho siya pumapanig sa anumang sides. In other words, she's being professional. Ibig sabihin, wala ho siyang kaugnayan sa anumang politikang nangyayari. Ihiwalay niyo ko. At both, sabi nga, in different occasion, both of them, which is PBBM and Duterte, were so concerned about her well-being. Yun ang sinabi ni VP Sara Duterte. And ang sinasabi niya ngayon, don't worry. I am okay. I am independent. Everything is okay. I am performing well my duty bilang Vice President. Eh, alam mo, isang bagay nakita ko kagad dito. Matikas tong alin to. Matikas. Maano ho ito? Sinasabi niyang, kasi siyempre babae, di ba? Isipin kagad. Yung isa, ina. Ay, sorry, not ina. Ama pala, sorry. Ama, di ba? Ama ni VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, talagang concern bilang anak. Ito namang isa, concern dahil ito yung kanyang successor, ika nga, Vice President to. So, ingat siya dito. Pag hindi na careful si Marcos dito, pwede siyang palitan anytime. Di ba ho? Yun ang talagang katotohanan. So, kaya nga siya sinasabihan na, kamusta? Siguro, ang pangangamusta na, unlike kay PRRD, yung pangangamusta ni PRRD, it's more on, I'm concerned about you bilang my daughter. Ito namang si Marcos, maybe ang kanyang concern is, okay ka pa ba? Kasi kung hindi ka na okay, kakabahan na ako, kapapalitan mo na ako. Alam naman po natin lahat. Without VP Sara Duterte, hindi ho mananalo si Bongbong Marcos. Yan ang katibayan. Okay? Katibayan po. Huwag na ho natin ipagkailayan. Kasi, eto ha. Anong katunayan nun? Tandaan ninyo, lumaban si Bongbong Marcos noon with Lenny Robredo. Lenny Robredo, noong panahon na yon, hindi pa kilala. Out of nowhere, bilang isang Congress sistang pumapara ng bus. 'Di ba? Sa NLEX, ay sa SLEX. Hindi ko kilala siya noon. Whether you like it or not, talaga namang umangat din siya sa mga kampon niya nung 6 years na pambabatikos niya sa mga Duterte. Umangat siya dun sa kampon niya. Kasi at that time nung tumakbo siyang Vice President, not all the yellows somehow are in favor of her dahil hindi nga siya kilala. Okay? Pero dahil dun sa 6 na taon niyang pagbabatikos kay Pangulong Duterte, nakilala siya. Umangat po siya. Kaya ako, naniniwala ako na nung natalo na si Bongbong Marcos nung bilang Vice Presidente, matatalo din siyang presidente kung sakasakaling si VP Sara Duterte ay tumakbo sa ibang posisyon o di kaya hindi sumama kay Marcos. Yan eh, totally convinced tayo. Imposibleng manalo si Bongbong Marcos nun. Sigurado ko. At sa katunayan nga, di ba, mayroong mga survey na kung saan, kung sakasakaling tatakbo sila nung panahon na hindi pa nagde-declare ng Vice President si VP Sara Duterte, shoot na shoot si VP Sara Duterte bilang presidente. So, klaro sa klaro yon. Okay? So, anong ibig ko sabihin? Ito kung sinasabi niya ngayon, na I'm okay. Don't worry about me. I'm performing my duty well. Alam mo, dito makikita mo talaga, handa na. Hinug na itong alin to. Feeling ko itong 6 na taon na siya ay patuloy na pababagsakin. Walang iba ni Tambaluslos. Lalo pang nagiging hinug itong si VP Sara Duterte. Kaya tingnan nyo na lang yung kanyang mga sinabi pa dito. It is clear that both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. Both leaders are also gifted with the wisdom to know that I am not a problem and I do not need to be solved.
Rather, this is the time to focus on the work that needs to be done for the country. So dito, very, ano, yung pitik niya dito, very professional eh. Parang, wag na kayo mag-alala sa politika. Wag niyo na akong isipin. Ako, nakapokus ako sa work. Focus lang ako. Halimbawa nito ay ang kalidad ng edukasyon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasama. Ayan o, papitik yan. Patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin kasama ng pagkain, isyu ng terorismo at kriminalidad. Iyan o ay pagpitik. Kung hindi mo panaamoy yan, malamang may sipong ka. Hindi totoo, pitik yan eh. Pitik yan na... Ito ang nangyayari, ito ang kalagayan ng bansang Pilipinas, ang patuloy na pagtaas ng bilihin, issue sa terorismo, tuloy-tuloy, at kriminalidad. Tama na ng pagkain, at ang issue ng terorismo, kriminalidad, kawalan ng katiyakan ng ating seguridad at kapayapaan. Tinan mo? Walang katiyakan ng ating seguridad at kapayapaan. Alam mo, if you would look at this in a very, very different angle, malaki to, malalim mo ito. Tandaan ninyo, kahapon nga ba yun, isang araw? O basta, nung isang araw, di ako sure eh, nag-trending sa Twitter o sa X, nag-trending po yung salitang World War III. Dahil nga po sa pagdideklara ng suporta ng China sa Russia, pag lumaban ng NATO. Alam mo, this is masyado tayong nakapokus dito sa local problem. Pero sa totoo, ito ang matinding problema. Pag nagkagerahan, itong NATO... bumalag sa Russia, magkakampiyan ng Russia at China. Mabigat ho ito. Tapos ang kalaban ng European countries. Tapos kung sino-sino nga sasama na dyan siyempre yung Amerika. Eh sana tayo nananahimik. Yung totoo eh. Sana tayo nananahimik. Ang ganda na ng posisyon ni Pangulong Duterte. Nananahimik na tayo. Basta tayo ni Day kasali dyan. Sa laban na yan. Sumausaw tayo sa Amerika. Kasi huwag niyong kakalimutan, tayo noong panahon na yon, friends tayo sa lahat. Both China, Russia, andyan tayo. Ang Amerika naman, yung bibiglan ni Pangulong Duterte, pinapalaga niya. Pero sa totoo lang, ang dami pa rin pong transaksyon tayo dito sa Pilipinas na kasamang Amerika. Kaya nga dito, sinasabi niya, merong ano, hindi tayo tiyak. Dito malalim yan, hindi tayo tiyak sa seguridad at kapayapaan. Medyo, nung napakinggan ko ito, medyo sabi ko nga, ano ba, magre-ready na ba tayo? Kaya din, buti na lang, nagpa-firing na tayo eh. Hindi ko kasi biro ho ito, yung banta niya dito na hindi tayo tiyak sa seguridad. As a Mindanaoan, I am a witness to how violence spawned poverty, lack of livelihood, internal displacement, and inequitable access to education opportunities for our children and the youth, which ultimately made the violence of radicalism more appealing to them. Nitong nakaraan lang ay nasaksihan natin ang pagdadalamhati ng naulilang pamilya ni na Corporal... Eto na. Eto ba yung, alam mo, nung pinapanood ko tong part na ito, eto ba yung secret message niya sa AFP? Eto ba yung mensahe niya sa AFP na sa gitna ng kaguluhan ng politika ni PBBM at ng kanyang ama? Andi dito ko... bilang independent, and I am at your side. Kasi tandaan ninyo ang AFP natin, very professional ho ito. Ayaw ho nila sumali sa politika as much as possible. But, kailangan nila ng commander. Eh ang problema, hindi na nila alam kung sino commander ngayon eh. So ito, pinapakita ni BP Sara Duterte, I am with you. Iisang adikain natin. Ito ba ay isang mensahe sa AFP? Rizaldi Espartero, Private First Class Carl Aranya, Private Jesse James Corpus, at Private Marvin Dumaging. The death of four soldiers in an ambush in Maguindanao del Sur points us to the painful truth that terrorism remains a fundamental problem that requires our collective action as a nation. Ayan. Alam mo kung bakit niya dinidin dito? Kasi yung mga sundalo natin, ito para lang sa kaalaman ninyo, kung kayo ho may kaibigang mga sundalo. Yung issue ng politika, ano nila yan eh? Hindi naman sa minamaliit, pero parang sa kanila wala yan eh.
ang talagang issue sa kanila, sa mga sundalo natin, ay yung issue ng terorismo. Alam niyo kung bakit? Kasi bawat sundalo, pagpasok sa serbisyo niyan, kadalasan, sila ho ay nadidestino sa mga delikadong lugar. Yun ang parang pinakasimula nila eh. At yan ho ang kanilang main concern. Yung seguridad ng paglaban ho dito sa terorismo. Kasi terrorism is not just a local problem. That is international or worldwide problem po yan. Ibig sabihin talaga hong meron organized. This is ito yung terrorism na hindi katulad nung paratang ni Remulla kay Tevez. Hindi terorismo yun. Politika yun. Ito ang tunay na terrorism kung saan talaga nga namang kargado. Remember, wag mo nating kakalimutan, yung mga bumomba sa Amerika, dito tinraining. Dito sa atin, sa Mindanao sila, maraming terorista ang nahuhuli dito sa Mindanao. Train, ang tawag nga nila dito, training ground eh. And if you are a military, sigurado ko, alam mo yan, na sakit sa ulo yan, bakit kanyo? Paano nangyayari na ang training ground nasa Pilipinas? Kasi may pagkukulang ang mga punyetang politiko natin. They are harboring these criminals and terrorists. How? Hinahayaan ho nila. Pinababayaan nila, maaring takot sila, kasi tandaan ninyo, ang una namang haharap dyan yung mga local government, yung mga local police. E ano nangyayari? Kinukurap kasi ng mga local government ang ilan nating kapulisan at ginagawa ho nilang sarili nilang tauhan. Kaya nga papansinin ninyo yung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng maraming enkwentro ang mga sundalo at police. Ito mga PNP personnel ho ito ah. Bakit nagkaroon ng enkwentro? Kasi itong mga sundalo natin, alam nila na merong mga ilang police na talaga nga namang ginagamit ng mga warlords sa probinsya. Yan ang pinaka main problem ng mga sundalo natin. At yan din po ang sinasabi ni VP Sara Duterte ngayon. At sinasabi niya hong, kaisa niyo ako sa laban na yan. Nagdadalumhati ako sa pangyayari na may namatayan na naman tayong mga sundalo. Alam mo, paulit-ulit natin sinasabi. Kaya nga may nagtanong sa akin eh. Diba yung sa politiko na interview. Tinanong, are you also saying na you want Marcos to resign? Alam mo sagot ko? Anong saysay? Hindi, honestly, pagbalibalik na rin natin istorya, anong saysay ng sigaw mong resign kung isa lang naman na magpapa-resign sa mga sa ating pangulo? Isa lang naman eh. Ang militar. Yan lang ho at sila lang ang kayang mag-alis ng isang presidente. Yung sigaw natin, sigaw lang yan. Ingay lang yan. Kaya nga, ang sabi ko dun sa politiko na nag-interview sa akin, sabi ko dun sa media na nag-interview sa akin, ako, instead of shouting, resign Marcos, instead of shouting ganun, I would rather focus on informing the people kung paano ba nilalapastangan ng mga government official ang ating bayan. Yan ang focus natin. Instead of, kasi kung shouting, para wala tayong pinagkaiba kay ninyo. At saka doon kay Makmak Adik. Nakalimutan ko ng pangalan nun. Ano ang pangalan nun? Si Makmak Umpak? Hindi, alam mo, lilinawin natin. Ha? Kaya ako natawag na Makmak Adik, hindi dahil adik sa ganun, ha? Makmak Adik kay ninyo. Kasi tandaan ninyo, sabi nga ni, may napanood kasi ako kay Eli Soriano. Maraming klase ng lasing. Lasing sa alak, lasing sa kapangyarihan, lasing sa sugal. Ayan. Ganun din naman sa atin. Maraming adik, klase ng adik. Adik sa babae. Adik sa lalaki. Adik sa sugal. At adik kay ninyo. Adik sa pera. Feeling ko kasi si Makmak adik. Kaya ho, adik ang ano niyan. Adik siya kay ninyo. Okay? Bakit adik kay ninyo? Wala na ho siyang content kung hindi si ninyo.
Kaya adik kinin niya yan. Ayan, ito si J.G. Bar, adik sa pagsupalpal sa mga tulongges ng vlogger. Naku, pag-usapan natin yan. O, tuloy natin ito, tuloy natin ito. Lumaban tayo kontra terorismo. Suportahan natin ang edukasyon ng kabataan. Suportahan natin ang ating kasundaluhan sa pamamagitan ng pagbigay impormasyon tungkol sa kalaban. Suportahan natin ang ating mga kasundaluhan. Ang ganda. Alam mo, kung ikaw yung, alam mo yun, kung ikaw yung military niyan, sundalo, yan ang maririnig mo sa vice president mo. Nakakataba ng puso eh. Bakit? Siya lang ang nagagaganyan ngayon. Noon, panahon ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, lagi sinasabi yan. Ngayon, si VP Sara lang Duterte ang tunay na sumusuporta sa military, sa laban ng military. Kaya sana, yung secret message ni VP Sara sa inyo, sa AFP, eh nadidinig ninyo. Kayo ho ang nakakaalam, hindi po si Banatbay. Kung hindi, kayo po ang nakakaalam kung ano yung sikretong mensahe ni VP Sara sa inyo, AFP. Pakinggan ninyo. Iakyat natin sa mga lokal na pamahalaan ang pagbigay prioridad sa seguridad natin bilang mamamayan. Maraming mga sundalong Pilipino na ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng ating bansa. Dili unta nato sayangon ang ilang kabayanihon pinaagi sa atong pagpakita ng kitahuyang at ubangan sa kabangis sa terorismo. Unahin natin ang Pilipino, unahin natin ang Pilipinas. Shukran. Ayan, palakpakan. Diyos at bansa nating mahal. Ay, SM na yung pala yun. Olive Aria, salamat po. Ang hirap pala mag-memorize ng mga ganun-ganun. Kasi may pinagawa sa amin. Diyos at bayan naming mahal. Nagkaburburo yung mga kasamaan ko eh. Hindi kasi kami masyado sa mga ganyang-ganyang memorya-memorya eh. Yan nga yung iniwasan namin nung kami po'y nag-aaral. Tapos biglang papasabihin sa amin, ah, ito sabihin niya. O di sige. Biro lang ha. Alam mo mga taga-SM na yung pag nakikita kami niyan. Parang ano yung tingin nila sa amin talaga, no? Mga taga-SM na, parang, hindi, pero papaliwanag yan. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, yung pala yun! Mali na naman ako! O, sabay-sabay tayo. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. O, di ba? O, pak! Pak! Maganda pala! Dagdagan natin ng ganun para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Pak! O, di ba? Ganun! O, di ba? O, eh, sige na. Pag-usapan mo natin ibang bagay. Dahil maraming pag-uusapan. Banatbay. O, ito. Punta muna tayo dito kay yung diniscuss ko sa inyo doon kay panlalait ni Cass Janet kay J. Guevara. Diba? Sabi ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung ano eh. Kasi itong si Cass Janet, meron daw siyang sinabi na nabubulok na daw yung channel ni J. Guevara. Eh sabi ko nga, aba tingnan nga natin kung talaga nabubulok na yung channel ni J. Guevara. O baka naman nabubulok na yung channel mo. Oh, totoo. Kasi, nadinig ko din dun sa video niya, no, ni Jay, na kesyo sinabi daw na binayaran ko daw. Si Jay, yung sa laptop, mga biro-biro ang ganun. Alam mo naman, siyempre, pagkatatanga-tanga ka, yung kahit sabihin mong, aanoin na nila kagad, i-misinterpret na nila kagad. Alam mo kasi, ganun talaga mga tanga. Medyo mahina ang kukote. Okay? So, ito kasi yun. Kasi, ito ha, ganito. Explain ko lang na maigi. Yung sinasabi niya nabubulok yung channel ni J. Guevara, hindi ako naniniwala doon. Bakit kanyo? Kasi, alam nyo, sabi ko nga ako sa inyo nung nasa Baguio ako, ito yung isang bagay na meron akong, mapapatunayan ko sa inyo meron akong gift in looking on people talent. Bakit ho? Kasi nga po, ako ho'y matagal, Marinel, salamat po, matagal na po akong nagmamanage ng grupo and kita nyo naman, until now, nalagpasan na ho namin ng lahat ng girl group in terms of tagal. Bakit to? Kasi kahit sa amin, merong gumagraduate, merong natatanggal, kaya ko hong hanapan ng kapalit kaagad. Paano ho? Because of the gift on how to look at people on their weakest point and bring them to their best.
Ang ibig sabihin nun, kaya kong makakita ng isang raw talent. Yung raw ba na ika nga eh, hindi pa polished. Diba? Pag nakakita ka ng ginto na yung raw pa, di ba yung sinasalin pa yan, parang bato lang yan eh. Madumi pa yan, parang bato yan. Hindi mo talaga mapapansin yan unless ikaw ay minero ng ginto. Di ba? Ginaganon yung panoorin nyo yun sa mga documentary. Ang sinimula ng ginto, madumi, rough pa. Pero I have an eye and gift in looking at people's talent. Kaya nga, tumagalang mo ako gasang ganito kahit nagkapalit-palit na. Actually, pwede na kami magtayo ng isang eskwelahan na para ho sa mga talagang dumaan dito. And until now, namamayagpag pa rin po sila. Ano ang punto ko dito? Yun din po kasi ang nakita ko kay Jay. Okay? Bilang isang taong nakakita kay Jay na sa tingin ko, etong mamanto, may talent. Meron lang kailangang mga ayusin, may kailangan lang improve, pero may talent in vlogging. Alam nyo, busy akong tao. Alam mo yan ng mga kasamaan ko at mga kaibigan ko. Never po akong nanood, lalo na pag ako nanood ng vlog, hindi ako tumatagal ng isang minuto. Pag ang isang tao, alam kong boring. Maniwala ko kayo sa akin. Pag ang isang tao, alam kong walang iutak. Hindi ko natatagalan. Unless, gusto ko lang siyang banatan at kukunin ko yung mga points na mali niya. Yun, pinapanood ko talaga buo. Para pagtawanan. Walang biro. Bakit ko kinikwento ito? Kasi nga, eto nga si Cash Janet, sabi niya, wala daw nabubulok na si papakita ko lang sa inyo kung sino talaga mas nabubulok. Ayan po. Ayan po si Cash Janet. Okay? Eto, hindi alam to ng iba kasi hindi mo to makikita unless mag-download ka ng TubeBuddies. Okay? Kita nyo yan? Ayan po yung kanyang views last 70 days. Ay, so 30 days at saka itong lifetime. 4 million. Ayan po. Ano yung blue na nakasulat? You. Ibig sabihin ako po yun. Ano yung red? Siya. Siya ho yung red. Ah. Yung sinasabi niyang malaman, daming views sa kanila, maraming nanonood sa kanila, ayan po yun. Ah. Pagtitignan pa po natin yan, ah, just to compare ha, just to compare. Ito po yung sa akin. 30 days, 9.75. Ah. Yung kanya, pakita natin. Ito. Ba natin? Ayan. Yung kanya, in 30 days, 4 million. So, sa madaling salita, time is 2. Diba, Lex? Salamat po, Lex, ha? Sa total lifetime, 159 million. Sa kanya, 75 million. Yan yung pinagmamalaki niyang hindi bulok na channel. Talunan pa ang kandidato ko niyan, ha? Ibig sabihin, mas may oportunidad pa siyang tumaas. Naintindihan nyo? Oh, yan yung sinasabi nilang 31 million na madami. Eh bakit to kumakain ng alikabok sa channel ko? Bakit ko sinasabi to? Hindi ko to sinasabi para manlait. Sinasabi ko to kasi sinasabi kong walang karapatan si Cass Janet na batikusin yung kay Jay Guevara. Pantayan mo muna ako bago ka bumatikos ng kapwa mo. Ha? Ang lakas ng loob mo. Bulok naman yung channel mo. Wala sa kalhati dito. Kahiya-hiya ka naman. Oh. Ano to isa? Oh, ayan. Lamang ka lang. Saan? Sa survey na usaan, ikaw ang fake news queen. Doon ka na lumamang eh. Di ba? Diyan ka lang nangunguna. Ulitin ko po ha, hindi ko ito pinakita para ipagyabang. Pinakita ko po ito para sabihin, wag naman makapala mukha mo. At para mambatikos ka kay Jay, hindi ko pinagtatanggol si Jay ha. Ang sinasabi ko lang, simple lang. Sa amin dalawa, ni Cass Janet, sino mas may karapatang magsabi kung ang isang vlogger ay may K o wala? Siguro naman ako dahil wala nga sa kalhati yung kanyang views eh. Nagigets niyo yun? Yun lang punto ko dito eh. Sa amin dalawa, sino mas may karapatan sa amin magsabi na isang taon to may utak ito wala? Siyempre kung sino yung mas matagumpay. Tama, mali. Oh.
Hindi ko nga ulitin ko, hindi ko sinasabi to para sabihin sa kanyang walang kwenta yung channel niya. Ang sinasabi ko lang, mas may karapatan naman ako magsabi sa'yo kung isang tao ay merong talent o wala, at kung ang isang tao merong karapatang mag-vlog o wala. Mas may karapatan pa si Jay mag-vlog kesa sa'yo. Ikaw tatawang mag-isa, magbabasa. Magbabasa ka na nga lang, ang tagal-tagal mo pang mag-post. Sintu-sintu ka ba? Pinanood ko nga yung expose ni Jay. Inabot ka na ng 8 minuto, wala ka pang punto. Hindi, alam mo, eto ah, baka akala nyo porkit natutuwa lang ako sa patawa ni Jay kaya ako natutuwa sa channel niya. Hindi ah, kaya kong himayin po yung sinasabi niya na hindi ako natutuwa dahil nagpapatawa lang siya. Pero meron siyang punto kasi. Yung punto ang hinahanap ko dun. Pag ang isang tao walang punto at hindi niya ma-communicate sa tao yung punto niya, ay ba hindi mo gift ang mag-vlog? Vlogging is all about communication. So when you say communication, it's all about how can you connect to the people. Connecting yan eh. So pwedeng through entertainment, through drama, or through anything, as long as you connect. Plus, ano yung message na ikinoconnect mo? Hindi lang o connecting. So pwedeng ikaw ay entertainer, pero dapat there is something na kinukonek sa tao. Eh ikaw, Cass Janet, wala ka na nga kinukonek. Walang kwenta na nga yung content mo. Hindi ka pa makakonek. Gago! Ayan, nag-gago ka tuloy. Yung totoo, di ba? Yan ang hirap eh. Oh, ito, ipubusta ko sa inyo. Pagdating ng panahon, magpatuloy lang ito si Jay Guevara ng ginagawa niya, manindigan sa katotohanan. Lalagpasan niya ho ang viewers ni Cass Janet. Ipubusta ko sa inyo. Oh, basta magpatuloy lang siya sa ginagawa niya at mag-improve pa siya. Sigurado ako, lalamang at lalamang, walang kwenta eh. Alam mo, si Cass Janet ang pinaka nakita kong walang kwentang channel. Minsan nga may punto pa si Ninyo kaysa sa kanya eh. Isipin mo ganun kakababa? Mas may punto pa sa iyo yung sintu-sinto? Di ba? Ganun kababa! Kung si Ninyo na medyo alanganin, mas may punto pa ng konti kaysa sa'yo. Di ba? Ayun lang, gusto ko lang sabihin. Ah, ito. Nung habang nag-shoot po kami sa isang hapon, tama, nag-shoot po kami sa SMNI, meron ako narinig yung tungkol doon sa mga bayaran daw na mga ads na sinasabing sinisiraan si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Actually kasi hindi ako although meron nag-report sa akin na yung nagpa-ads doon ay kaibigan ni Bongbong Marcos, o nakasama ni Bongbong Marcos. Marian, salamat po. Although, hindi ko po kasi personal na nakita, kaya hindi ko ma-report dito. Okay? Kaya ayoko sabihin. Kasi baka mamaya, hindi ko naman personal na nakita, ibinring up ko kagad sa inyo. Unless nakita ko ng personal yung video at lumabas, kasi nandun daw sa YouTube yun eh, yung video na yun, tas lumalabas kung sino nagbayad ng video ads na yun. Okay? Eh, personally, hindi ko po nakita yon. Gayunpaman, meron ako isang bagay na sigurado akong eto scripted. Kung maaalala ninyo na isang araw, binanatan po natin dito si Makagago. Kasi kitang-kita naman natin na halatang-halatang scripted. At pinaliwanag ko nga ako sa inyo, bago lumabas si Makagago, meron akong nakuhang impormasyon, November last year pa lang, na meron silang mga iha-hire na mga rapper, flip-topper. Di ba? Kung maalala ninyo, meron akong sinabi sa inyo nung ganun. Tapos bigla lumabas itong mga ilang flip-topper at rapper na pumasok bigla sa politika. Nandyan na po si Makagago. At pinakita nga po natin last time yung kay Makagago. Sino nakapanood nun dito? Yung video ni Makagago na binabanatan po si Pastor Kibuloy, ako po, at saka si Pangulong Duterte. Sino nakakaalala nun? Naalala niyo ho yun? Oh. Diba? Napaka masyadong scripted. Tama, bali. Oh.
Ito, patunay na talagang scripted yun. Bakit? Inulit pa ng kasamahan niya. Ipapakita ko sa inyo, ha? Tingnan ninyo. Inulit pa ng kasamahan niya yung kabubuhan ng script nila. Si Gagong Pastor Gibulo, ang walang yang appointed son of... Bakit sa iba ka nakatingin? Hindi ka nakatingin sa camera. Napaka-obvious, Brad. Napaka-obvious. Next time, i-memorize mo naman yung script nyo. Motherfucker! Absento sa mga kaso dahil sa isa pang gago, si Papa Digo. Ayan. So, same script, diba? Absuelto daw dahil kay Pangulong Duterte. Yan din ang script ni Makagago. Halata naman, gagawa ka na lang ng bashing mo. Scripted pa. Copy ka. Dahil naging presidente siya noon, yun ang naging dahilan kung ba't nakatakas tong gagong pastor na to sa mga kaso niya. Nakatakas daw dahil sa presidente. Ay, ang tanga talaga. Ipapakita ko sa inyo kung gaano katanga ito, ha? Yung naabsweltong sinasabi niya, yung mga kaso niya before, hindi ho presidente si PRR din noon. Matagal na po yun. Ay, nako. Nagawa ka na lang script, mali-mali pa. Hindi pa po presidente si Pangulong Duterte noon nung naabsuelto siya sa kaso. At sino naman isang tolongges na to? Ayan na naman, yung salitang tolongges na same din ang ginamit ni Makagago. Talagang ano, no? Talagang paulit-ulit pa sila ng script. Ito yung tagabalita ng mga kunwaring magagandang ginagawa ng dalawang to. Ano, Pilipinas, magpapaloko kayo sa mga yan? Ayan, ha? Ibalik lang natin yung sinabi ni Makagago. Tingnan nyo kung gaano kapareho. Kamusta ang lahat, mga boss? Pinapakilala ko po sa inyo ang tatlong demonyo sa ating bansa ngayon, no? Si Pastor, si X, at saka itong tolongges na ito. Mga hombre ko, ayan po yung tatlong nagpapahirap lalo sa sitwasyon natin. Kasi dinidivide po nila ang mga utak ng mga Pilipino. They are actually encouraging people na maging against sa gobyerno. Eto, mga boss, ha, uulitin ko. Ito si Pastor, yan po ay napakadami ng kaso, lalo na sa Amerika, okay? Nasalba siya, pasalamat sa administrasyon nitong... Ayan. So pareho lang din, nasalba siya, nino, ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin, presidente na si Pangulong Duterte noon. Same logic, same kabubuhan. Pareho lang sila ng kabubuhan. Parehong-pareho ng script. Dito mo makikita talaga na halatang merong nagbabayad di umano sa ganitong klaseng kwento. Sa ganitong klaseng script. Tuloy. Ex-president na ito. Which itong ex-president na to ay pinagtatanggol Nino. Na napakalala with all his might, with all his life nitong vlogger na yan. Now, mga boss. Diba? So, yun. Alam nyo na. Alam nyo na na dito sa dalawang to, halatang meron nyo silang script na binabasa, script na sinusundan. Alam mo, pinanood ko nga yung video nitong yung si... Ito. Si Gagong Pastor Gibulo. Alam mo, nung pinanood ko yan, si Nico, pangalan niya Nico. Ito, ipapakita ko lang, konti lang naman para... Ito, papakita ko. Ayan. Ayan. Wait lang. Nung pinanood ko to, sabi ko, ay grabe, iba ang tama nito, malupit. Dinaig pa talaga si Ninyo. ito ha, para lang makita ninyo kung ito bang tao na ito ay tipo ng taong mamahalin ang kanyang bansa. Yeah. Batman, diba parang nung nakita ko na ito na yun, angkorito ako na to. Tapos parang habang tumatagal, ginamit ko ang angkorito, parang wala pang isang taon eh, na nagsusulat, nagpe-perform ako spoken word. Angkorito. You were performing as... Wait ah. Gusto kong mag-rap. Okay. So sabi ko, hindi si angkorito ang rap. Ha? Hindi siya yun, sabi ko. Kailangan ko ng, balik akong gubat.
Okay. Bumalik siya ng gubat. Bumalik daw siya ng gubat. Okay? Tuloy. Son, malalayo ng kabuti ko nun. So, ang kabuti. O sa mga hindi mo nakakaalam, alam niyo ibig sabihin ng kabuti. Mushroom. Kasi oh, merong meron nung sa ibang bansa na medyo may tama ho yung mushroom. Nakita ko na kumakalas yung tornilyo ko, tol. Kumakalas. Again, guys, yung kinig. Kumakalas daw yung tornilyo niya. Buti nga nag-bat in na to eh. Buti medyo kinurit niya na ng konti eh. Itong nag-i-interview sa kanya. Kwento dito ni Akatay, pinagdaanan niya. At hindi namin sinasabing tama at hindi namin sinasabing gawin niya. Huwag niyong gagawin ng labag sa inyong kalooban. Huwag. Hindi rin, kahit gusto ng kalooban niyo, huwag. Kita niyo? Sabi niya ba? Huwag niyong gagawin. Sabi naman itong si, huwag niyong gagawin kung labag sa kalooban niyo. Sabi tuloy nito nag-i-interview sa kanya, hindi, kahit ano sa kalooban niyo, huwag niyo pa rin gawin. Barado na eh. Sunog na sunog eh. Sinunog nung kausap eh. Huwag. Hindi rin, kahit gusto na kalooban niyo, huwag. Si Akata po ang pinag-uusapan natin. At si Akata po ang kausap ko at siya ay nagkikwento lamang ng kanyang pinagdaanan. Go, tol. At ayun na, kumakalas yung tornilyo ko. Kumakalas na yung tornilyo niya. Iba eh, nakikita ko yung ano eh, yung nangyayari sa buhay ko na parang binubuting tin? Yung inabasak, parang ganun eh, parang binubuksan. Ay! Kung sino man ang kumuha dito para manira kay Pangulong Duterte at kay Kibuloy, pambihira naman kayo! Wala ba kayong matinutinong makukuha? Talagang yung mga ganito pa ang pumaton na lang sa inyo? Eto ha, talagang meron silang may pattern. Ang mga kinukuha nila, si Ninyo, eto, si Makagago, si Makmak Humpak. Diba? Yeah, ganyan. Sa totoo lang ha, ganyan ba yung gusto ninyong pakinggan ng taong bayan? Iyan ba ang paniniwalaan ng taong bayan? Yung nakakalas yung tornilyo, siya na mismo nagsabi nakalas yung tornilyo niya. Grabe, alam mo, kakaiba to. Nung pinanood ko yung video niya, parang feeling ko kumalas yung tornilyo ko. Panoorin nyo yung vlog na yan. Actually, yung podcast na yan, mga nag-i-interview yan ng mga hip-hopper eh. Nakakatuwa din eh. Nung pinanood ko, sabi ko, parang nakalas yung tornilyo ko. Talagang, alam mo yun, nanood na uli ako ng matinong mga palabas para bumalik sa isa yung pag-iisip ko. Feeling ko talaga nahaway utak ko. Anong tornilyo pinagsasabi nito? Pumunta ng gubat, nagmash, nagkabuti, tapos kung nakita daw niya kumalas yung... Tambaloslos! Ito ba yung best of the best mo? Ito? Ganito mga vlogger ang paninira mo sa amin? Ang anak ng wewe naman. Ganito kayo kadesperado? Pambihira, oo. Wala ba kayo medyo matinutinu na mga dyan? Vlogger? Tapos may balita ako. Si Sangkay daw, nabuhay na. Si Sangkay pa talaga yung si Talano Gold pang bubuhayin ninyo? Anak kayo ng weteng, oh. Ito yung mga talagang nabubulok na ang channel. Hindi na pati channel nabubulok, pati utak. Ang, baka susunod na si Lakas Tama na yan, ha? Oy, Lakas Tama, huwag ka naman sumali dito. Yayariin kita. Nag-meet pa naman tayo, Lakas Tama. Ang baka yun ang susunod, eh. Grabe naman yan. Hindi, ito, dito mo makikita talaga. Hindi, bakit ko pinapakita ito? Hindi ko pinapakita to para siraan yung tao. Sira na siya, hindi ko na siya kailangan siraan. Ipinapakita ko ho ito para ipaliwanag sa inyo na there is a force behind yung mga paninirang katulad ng mga binibitawan nito. Kasi walang matinong tao ang makikinig sa mga katulad ni Makagago at katulad nito. Ni hindi nga sila proud na talagang ilagay sa kanilang channel. Si Makagago, di ba? Sa ibang channel niya nilagay, hindi niya talaga inilagay dun sa kanyang YouTube channel. Bakit? Siguro, someday,
Pagtapos na yung mga baya-baya, mga ganap-ganap at kanilang kasunduan, eh, buburahin din nila siguro. Kasi nga po, I know they're not proud of what they're doing. Sabi nga, trabaho lang. So, ibig pong sabihin nun, iisa lang ang ibig sabihin. There is a force behind in discrediting PRRD, VP Sara Duterte, and Pastor Kibuloy. Meron. May puwersa na naninira. Nakakatakot po yan. Hindi ako natatakot kay Bakagago o dito sa sinto-sinto na ito. Natatakot po ako dahil that person, whoever tambaloslos he is, sure ako, it is not his money na ginagamit to operate against the Duterte. Hindi niya ho pera yun. Sigurado ako dun. So, ibig sabihin, ang laki ng nawawala sa kaban ng bayan para lang siraan si Pangulong Duterte, si VP Sara Duterte, at si Pastor Kibuloy. Ganun po katindi. Kaya nga, alam mo, yan isang bagay na nakakatakot dahil baka mamaya, after 6 years, hindi lang utang ang mangyari sa Pilipinas. Baka maging bangkarote na tayo. Baka maging, alam mo yun, ubos ang pera ng taong bayan. Kawawa naman. Di ba? Kawawa naman utong bayan natin. Hirap na nga ho tayo. Tapos ganito pa. Ito, pakinggan nyo itong isa pang magandang sinabi ho dito ni ano, magandang revelasyon ni Roque. Alam nyo, may punto siya dito eh. Pakinggan nyo ha. Gusto ko lang i-react kasi totoo eh. Merong ano, may matinding balak. Na, abang ako'y nasa China, ang ating presidente ay nasa Germany at Czech Republic. Abay, ako'y nabahala dun sa isang binitawang niyang salita. Of course, mainit ang mga salita niya laban sa China, dun pa lang sa Australia, no? Pero dito sa Germany, abay, sa kauna-unang panahon, sinabi niya, ang China daw ay nag-a-annex ng teritoryo sa Pilipinas. Aba, ako'y nawindang dyan, no? Dahil alam naman natin, bagat nagkakaroon ng agawan ng isla, eh dun po yan sa West Philippine Sea, no? Na napakalayo naman dito. In-announce daw ni Pangulong Marcos na may nag-a-annex, okay? Hindi ho yun yung anik-anik ka, iba ho yun. Annex. Okay, ano ibig sabihin ng annex? Kasi first time daw, sabi ni Roque, gamitin yung salitang annex. Annex, okay? Hindi annex pala, annex. Ito ho yun. What does it mean if country is annexed? Under international law, ibig sabihin, this is a term. Salitang ginagamit sa international law. When one country forcibly asserts control and sovereignty over another country's territory. Yun po ibig sabihin ng annex. In other words, inoccupy. This usually follows military occupation. Annexation is unilateral. Territorial control is declared by the occupying power. The party gets no say. Kasi normal naman na sabihin ng isang presidente na hindi tayo papayag na papahintulutan natin ng China na ganito, ganito, ganyan. Okay yun, walang problema. We support that. Pero when you use a term that has been used in international law na salitang annexation, ibig sabihin, you are implying something. You are declaring something. Diba? Eh ano po yun? Ito nga po yung napapaloob sa ating konstitusyon. Article 7 ng ating konstitusyon, Section 18. Basahin ko ha. The President shall be the Commander-in-Chief of all armed forces of the Philippines whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or to suppress lawless violence, invasion, or rebellion. Sa madaling salita, when there is invasion o meron tinatawag na annexation, ay he can declare martial law. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya nga sinasabi dito ni Attorney Roque, for the first time, bakit ginamit ang salitang annexation, no, ni PBBM? I think there is a problem.
there is something cooking. Kasi pag sinabi mong annexation, there is an invasion. In-invade na. Eh, ang problema, pakinggan natin si Roque, ha? Ang ganda ng paliwanag niya dito. Sa mainland. Pero ako'y nabahala kasi alam niyo po sa saligang batas at dahil nga dun sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., ang Marsyalo ay po pwede lang ideklara kung merong panlulusog ng isang dayuhang bansa at yung paghimaksikan dito ng mga Pilipino laban sa gobyerno, no? Eh kapag sinabi mong annexation, abay parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas, ang China sa Pilipinas. So ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Dahil sino naman magkakaila na kapag sinabi ng presidente na ina-annex na ng China mga teritoryo ng Pilipinas, ay meron panlulusob. Pero alam niyo, nakakatawa rito. Matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni Presidente na nag-a-annex na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdedeklara ng martial law? Nagigets ninyo? Matagal na daw po yan. Matagal na daw po yung inaangkin ng China, which is totoo naman. Pero never ginagamit ang salitang annexation. Kasi nga, it will imply something, which is invasion, palulusob ng isang bansa sa isang bansa. And that legally entitled ng presidente na mag-declare ng martial law. Well, alam mo kasi mga partners, importante ito mga darating na araw. Pinipilit nila ang charter change na alam naman natin ay isang paraan para manatili at maluklok pa sa kapangyarihan silang lahat nang wala ng mandato sa taong bayan. Eh, di ba sa ating kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr. Dahil alam niyang metalo na siya, ang ginawa niya, nagdeklara ng martial law, isinarado ang Senado kung saan naroroon ang kanyang mga katunggali at ang resulta, 20 taon nanungkulan bilang presidente ang Marcos Sr. Nauulit ba muli ang kasaysayan? Nako, yan nga po eh, no? Parang may kumakanta ng sana'y mauulit nako muli. Songer pala to. Namang mauulit muli. So tayo po eh, So ayan po ang sinasabi ko ni Roque. Ito kayang mga ganitong statement ng ating Pangulo ay isang statement to prepare us for a martial law. Kasi if you would recall, nagsimula yan dyan sa PIPI. It was rejected by many. Lahat o halos ng taong bayan na inis sa PI. Ngayon, kinukulit ng Kamara etong Senado na ipasa na yung resolution for the change of constitution. Kung maaalala ninyo, itong mga nakaraang araw, di ba medyo gumaganon sa Senado? Kaya nga, merong banta ng pagbabago ng Senate leader? Kasi, tandaan ninyo, 3/4 ang kailangan nilang kuning boto. Hindi ho biro makakuha ng 3/4 na boto. Kaya nga, merong alingasngas na maaring mapasa sa House, pero hindi mapapasa sa Senado yung pagbabago ng konstitusyon. Yan o ang ingay na lumalabas. So, is this a possible plan B? Na ano, hindi ho yung plan B ni Bagong Lipunan, ha, na plan Budol, iba ho yun. Okay? Linawin ko lang, iba ho yung plan Budol ni Bagong Lipunan. Ito ba yung sinasabing plan B na pag hindi ho kinayang magbago ang konstitusyon para humaba ang termino ng mga public official natin, ipapasok itong martial law? Nako. Yun totoo. Yan ho bang ang plan B? Pero mas nakakatakot. Bakit? May plan C. Kala ninyo, ha? Ano yung plan C? Plan Cristobal. Hindi. Ito, yung plan C. Pinaliwanag din ho ito ni Spokes. Pakinggan natin, ha? Magandang si Spokes, masyadong Martes. Maraming alam, eh. Wait lang, ha? Ito. Maganda ho din yung kasi yung paliwanag niya dito na maari bakit ganito ang nagiging tema tungkol ho dyan sa China. Tuloy, pasok. Inyong lahat, ha? Dahil Martes, tayo po ay Spokes Hour na naman. Alam niyo po, kakagaling ko nga lang sa China. Ako po'y umuwi noong Linggo. Dalawa pong event ang pinuntahan ko. Isang closed-door event. At ang tanong,
anong dapat gawin ngayon para mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ang China? Dahil aminado mga Chino na ito na siguro ang pinakamalalang panahon para sa relasyon ng Pilipinas at ang China. At yung pangalawa naman doon sa Tsinghua University, eh diniscuss ko pa rin no, yung aking proposed solution para magkaroon nga tayo ng kasunduan sa West Philippine Sea na sinasabi ko na ano ba naman yan? Kakaparanggut lang naman ang pwede magkaroon ng teritorya Sea na sakop ng jurisdiction at soberenya. Parang nga, hindi ako nagkakamali eh, 72 miles lang. No? Eh bakit hindi na natin ayusin yan? Dahil meron namang 3.2 million square kilometers ang South China Sea. No? Pero alam nyo, bago natin pag-usapan kung ano mga hakbang na dapat gawin para mapabuti nga ang relasyon ng Pilipinas at China, dapat... Diba yan dyan yung pinag-uusapan natin noon pa? Diba? Is this itong mga isda ba is worth dying for? Kasi tama yung sinasabi. Alam mo, masyadong ino-OA lang kasi ng ilan eh. Nating mga kababayan, lalo na yung mga nilaso ng pag-iisip ng colonial mentality. Yung island na pinag-aawayan natin, 72 miles. Ang lawak-lawak ng karagatan. Yan yung unang tanong ko noon pa eh. Bakit ba tayo nagsisikan sa punyetang ano na yun, isla na yun? Anong meron dun? Nandun ba yung Talanugol? Hindi naman sa sinasabi kong i-give up natin yun. But going into war because of that island, it's not worth it. You understand? I'm not saying hindi yun isuko na natin yun ha. Pero ang punto doon, ang liit-liit noon, para makipag-away tayo sa isang bansa na alam naman nating superpower, na alam naman nating kinakatakutan pati ng ibang bayan, ng ibang bansa, pero gusto nating makipag-away for the sake of the 72 miles na island. Anak ng wewe, oo. Magpapakamatay tayong lahat sa isang matinding gera para lang doon sa 72 miles na... Ang dami-dami naman sa kabila, sa kaliwa, sa kanan, sa taas, sa paligid. Tama, mali. Diba? Ganun eh. Ganun po yung ano, mentality natin eh. Hindi tayo, ano, makipagpatayan tayo. Dahil dyan sa island na yan. Oh, diba? Bakit ano? Oh, ito, pakinggi. Alam din natin kung ano ba talaga strategiya ng mga Romualdez, Ambassador Babes Romualdez at saka si ang kanyang pinsan na si Specker Martin Romualdez, naka? Na siya naman, sila naman po talaga ang umiikot ng ating foreign policy pagdating sa relasyon natin sa China. Nako? So ang mga Romualdez daw, yung Ambassador at saka si Specker. Ang nakakalungkot nga po eh, yung Jaime Flor Cruz na batikang mamamahayag, no? Bureau Chief ng CNN, talagang bihasa sa mga patakaran ng mga Chino, hindi natin kinikonsulta. Siguro po talaga, isa sa pinaka dahilan kung bakit mas mabuti ang naging relasyon ng Pilipinas at China noong panahon ni Duterte, eh kasi yung ambassador natin doon na dati ring bureau chief ng ABC News, ay eh pinakikinggan natin, kaya lang namatay nga po. Pero yung kapalit niya, kasing galing din, kung hindi pa mas magaling, kasi nga CNN bureau chief ito. So kilala nila lahat ng mga dapat makilala sa China at alam na alam nila mag-isip kung paano mag-isip ang mga China. So dapat sana ang kinukonsulta natin ay yung ambassador natin doon. Kaya nga meron tayong ambassador doon, di ba? Pero kung babasahin niyo yung kolom ni Ambassador Babes Romualdez sa Amerika, abay, tinatawagan siya ng alas 2 sa alas 3 ng umaga ng ating presidente at sinasabing, nako, ako'y naaabala na baka mamaya kinakailangan kong ma-invoke ang Mutual Defense Treaty sa mga pangyayari. So, ating tingnan kung anong strategiya nitong si Babes Romualdez na talagang siya naman talaga ang de facto ambassador to China at saka de facto Secretary of Foreign Affairs. Well, unfortunately, tingin ko hindi naman pinakikinggan yung mga career officials ng DFA kasama na dyan si Secretary Manalo because I can assure you, kung talagang pinakikinggan nila, iba ang takbo ng relasyon ng Pilipinas at ng China ngayon. Kahit ano pa sabihin natin sa mga career, eh kahit papano, bihasa naman sila dyan kung paano hindi pinaiinit ang mga bagay-bagay. Now, anong strategiya nila? Well, walang pagkakaiba doon sa nangyari sa relasyon natin ng panahon ni Pinoy. Pero bago natin pag-usapan yung strategiya, ibalik natin ang kasaysayan. Ang kasaysayan talaga, ang Amerika, binili tayo sa Espanya kasi nga, unang-una, siya ay nagdeklara ng kanyang kalayaan galing sa Great Britain dahil siya ay naging colony rin. So medyo naiinggit, wala siyang colony. So kung hindi siya nagkaroon ng colony, bibili siya ng colony. So binili niya yan. Pero bakit Pilipinas ang binili? Kasi unang-una, ang Pilipinas, syempre, nandiyan yung tanging yaman natin. Talaga namang dati-dati pa, talagang ginto ang hanap ng mga kaputian sa Pilipinas. Pangalawa, syempre, merkado. Kinakailangan nila ng niche market sa Asia, no? Bagong merkado sa Asia dahil sila ay bagong independenteng bansa.
Pero pinaka-importante, pag ikaw ay galing sa Amerika, at papunta ka ng Asia, dadaan ka ng Pacific Ocean. Ang unang-unang mong dadaanan, siyempre, yung mga Hawaii, mga Guam, pero pagkatapos ng Guam, Marianas Island, Pilipinas na. Anong ibig sabihin yan? Binili nila tayo dahil sa ating tanging yaman, dahil sa ating merkado, at dahil tayo yung kanilang foothold sa Asia. At dahil noon pa man, ang China naman ay talagang ang pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Sa mulat-mula po, talagang sila pinakamalaking populasyon. At talagang napakatanda ng kanilang sibilisasyon. Siyempre, nakatingin sila sa China hindi lang para sa merkado, kundi nakatingin din sila sa China dahil alam nila na darating ang panahon na magiging pinakamalakas na bansa muli ang China. Dahil huwag natin kalimutan, ha? Ang mga Chino po ay talaga nung panahon ng kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, sila nagdala ng spaghetti sa Italy, sila sa buong mundo, no? Sila yung talagang sumakop na buong daigdig dahil sila yung maritime power na worldwide. So talagang nagkaroon po ng punto na superpower ang China. Kaya ang tingin nila, they are the middle kingdom. Sila yung nasa gitna ng buong kaigdigan. Now, dahil yan ang intensyon ng Amerika, huwag niyong kakalimutan na kaya importante na nung binili nila tayo, talagang isa sa intensyon nila ay magkaroon sila ng base militar dito. Dahil kung talagang interesado sila sa Asia at sa China, dapat meron silang jumping board. At kung titignan nyo naman kung gano'ng kalapit talaga ang Taiwan, nakabahagi ng China, sa Ilocos Norte, eh, talaga naman pwede mong languyin. So talagang, salamat, Vel Suzuki. Literally, we are the stepping stone to China. So ang mga pangyayari ngayon, na umiinit ang girian ng China at ng Amerika, ang pinagmumulan dyan, yung ngang hindi matanggap ng mga Amerikano na hindi na lang sila ang pinakamalakas at pinakamayaman ng bansa sa daigdig. Naman sa inyo, dati ang hirap-hirap ng China, pero in a span of about 20 years, pangalawang pinakamayamang bansa na siya. Actually, kung tutuusin mo, kung hindi mo kukonsider ang populasyon, kung ikukonsider mo lang yung kapital at saka yung produksyon ng China, naunahan na niya ang Amerika. Kaya lang, ang ating batayan ay per capita, kada ulo. Kaya kada ulo, dahil bilyon ang populasyon ng China, kung compare sa Amerika ng 300 million, mas malaki pa rin ang Amerika. Pero in real terms, mas marami na pong pera ang China. So kakabaka ba ngayon ng Amerika dahil hindi nila maisip na anong magiging hugis ng daigdig na hindi sila ang pinakamalakas at makapangyarihan na bansa sa buong mundo. Let Kaya nila pilit na hinahamon ang China. Pero may mga nangyari na hindi nila inaasahan. Ano yan? Pumutok ang gyera sa Ukraine. Pumutok ang gulo sa gitnang silangan. So gustuhin man nilang i-challenge ang China ngayon, hindi naman sila po pwedeng magbukas na naman ng pangatlong gyera bukod dun sa Ukraine at sa gitnang silangan na hindi na sila makanda ugaga. So yan po yung konteksto. Pagdating sa Amerika, gusto talaga nilang i-challenge ang China. Kaya naghahanap yan ng gulo. At bago natin kalimutan, ang ekonomiya ng Amerika nakasalalay din sa gyera. Pero sa ngayon, tingin ko, hindi nila kakayanin na makipaglaban sa tatlong gyera. Sa Ukraine, sa gitnang silangan, at dito sa Asia. So ipopospone nila yan. Pero anong strategiya ni Babes Romualdez? Ang strategiya ni Babes Romualdez, talagang hindi natin kakayanin ng China. Pero dahil meron tayong Mutual Defense Treaty, kapag ginalit natin ang China at naging aggressive ang China, baka naman mainganyo natin ang Amerika na maski meron ng gulo sa Ukraine at meron ng gulo dito sa gitnang silangan, eh makigulo pa rin sila dito sa Asia Pacific. Dahil nga dito sa pinag-aagawang isla, mga isla at karagatan. So sa madaling salita, ang ganda ng paliwanag ni ano ni Spokes Rocky dito. Tigasing tatay, salamat po. Sinasabi niya talagang pino-provoke nitong si Romualdez at saka itong si Speaker Romualdez, isa kasi yung Ambassador Romualdez. Pino-provoke itong China para ho ma-invoke natin yung defense treaty natin with America. And because of that, magkakaroon talaga ng gera. Pag nagkaroon ng gera, the president can declare martial law, which will extend. Tandaan nyo, ganyan din ang ginawa nung nakaraan. Di ba? So, paano ba pinoprovoke? Baka sabihin niya naman, hindi naman totoo yun. Mas magaling pa ako kay Rocky. Pwede sige, pakinggi. Yan ang strategiya nila. O paano nila ini-implement yan na pinoprovoke talaga nila ang China para maging aggressive. Nang sa ganun,
po pwede silang tumakbo sa Amerika para sa tuluhan tayo. Oh, paano? Yung dalawang banggaan. Sige nga. Po, oh. Ang rule sa maritime law, walang pagkakaiba yan sa rule sa kalye. Kaya lang, English rule. Tayo, nag-drive tayo sa left side. Ang mga English, sa right side. Tayo, nag-overtake tayo sa left side. Para... Linawin natin, ha? Tayo, nag-drive sa kaliwa. Di ba, ganyan tayo, eh. Sorry. Mali. Pag ganun. Tapos, nag-overtake tayo. Katulad nung punta kami Baguio, galit na galit si mga kapag ina-overtake ako siya sa kanan. Bagay niya kasi minsan. Diba? Sa kanan, diba? O-overtake ako, dapat sa kaliwa. Nagagalit sa mga tao pag nagagalit sa kanan. Diba? Ang problema, yung English naman daw, sa kaliwa. Baligtad naman. Diba, pare? Sa Japan, nasa kaliwa. So, pag nag-overtake doon, saan nag-overtake? Sa kanan. Okay, linawin lang natin, ha? Nakikita natin kung sino nag-overtake, diba? Pero kapag English rule, right side ang overtake. Okay. Eh, lahat ng banggaan, ang barko ng Pilipinas nanggagaling sa left side, tumatama sa China. Ano ibig sabihin yun? Hindi siya dapat naroroon dahil hindi dyan ang overtaking. Dapat nasa kabila siya. So, tayo ang nag-overtake. In other words, sinasabi ni Roque, yun yung rules na reason kung bakit napoprovoke ang China. So, anong conclusion natin dyan? Talagang pinoprovoke natin ang China. Dahil alam natin na kapag pinoprovoke natin ang China, lalong magiging aggressive ang China, gumagamit na ngayon ng water cannon, at baka mamaya magputukan na. At pag nagputukan na, iyak tayo kay Amerika. Nusog na Amerika, Mutual Defense Treaty, protektahan nyo kami, di ba yan ang palagi yung pangako? Pero alam niyo po, mabibigo sila. Bakit nga? Eh kasi nga, dalawa na yung gerang linalabanan ng Amerika. Yun. At recently lang, nagtalumpati si President Biden, in-identify niya yung mga priorities ng Amerika sa Asia. Guess what? Oh, guess what? Hindi nabanggit ang Pilipinas. Yan ang tinatawag sa General Luna 101. Ano? Naniniwala ka sa pag-ibig. Para kang birhing naniniwala sa pag-ibig ng puta. Nagigets nyo? Ang ganda ng paliwanag dito eh. Di ba? So sa madaling salita po, gusto natin mangyari yan para medyo nagpo-provoke tayo. Kaya nga, maniwala ko kayo sa hindi. Nabasa ko na nung una ito eh. Panahon pa lang na ikinikwento dito. Si Sas kasi pag nagkwento medyo malalim. Pero maganda nga yung pagkakikwento ni Spokes Roque dito dahil, handali ho ah, guru ho ito, professor ho ito pagdating sa international law. Ganon katindi ito. Abogado ho ito sa international law. Hindi ho ito pipitsuging katulad ni Richard Haydarian na makakomment lang. Hindi ho ito ganon. Ito po ay profesor ng international law at saka ito ho, malupit ho itong abogado ng international law. Ha? So gustuhin man, gawin mang strategiya ni Ambassador Romualdez na iprovoke ang China nang sa ganon maging mas agresibo ang China at dahilan para sabihin niyang rest baka nyo kami Amerika. Eh, sa patapo ng Amerikano naman, tama na yung dalawang gulo na meron sila ngayon. Happy na yung kanilang ekonomiya na meron. Kaya nga mantaki mo, nung si Biden nag-speech, hindi tayo binanggit. Na feeling natin close na close tayo sa Amerika. Ay, dinadalaw tayo ng mga official nila. Tapos na nagsalita na si Tatang. Ang mga importanteng bansa sa akin sa Asia, wala ang Pilipinas. Diba? Anong tawag mo sa ganun? Inaasa. Hindi na kayo nasanay sa mga babae. Minsan talaga paasa yan eh. Diba? Mantakin mo, paasahin tayo ng ganun. Kunwari, close na close natin. Dalawang gerang nangyayari. Kung pangatlo, masyado na silang sabog. Naku, sabog? Bakit ba sabog ang ginamit mo? Makasabog ka naman, maraming tatamaan. Huwag ganun.